Albay, Region 5 o Bicol Region. Capital, Legazpi City. Founded April 3, 1574. Area, 2,576 square kilometers. Population, 1,314,826. Balik tayo sa Luzon for our first Bicolandia province. Ang Albay ay nasa bandang gitna ng Bicol Region. Katabi nito ang dalawang probinsya, Camarines Sur sa Hilagang Kanluran at Sorsogon naman sa Timog Silangan. Nasa silangan naman nito ang dalawang golpo, ang Albay Gulf at ang pumapagitan sa kanila ng Catanduanes na Lagonoy Gulf. At sa gawing kanluran nito ang Burias Pass, ang naghihiwalay naman sa kanila sa probinsya ng Masbate. Ang probinsya ay binubuo ng 15 municipalities at meron ditong tatlong syudad, ang Ligao, Tabaco at ang kabisera na Legazpi. Ito rin ang pinakapopulado na halos 15% ng populasyon ay dito naninirahan. Samantalang ang Jovellar naman ang may pinakamaliit na populasyon. Ang bayan naman ng Oas ang may pinakamalaking kalupaan at Malilipot naman ang pinakamaliit. Ang una ko napansin habang tinitingnan ang mapa ng Albay ay ang point na ito na tila ay karamihan sa bayan ay dito tumutumbok. At tama nga ang hula ko dahil ang lugar na yan ay ang Mayon Volcano. Nakakamangha dahil nagmistulang pizza ang bulkan kung paghatian ng walong bayan. Ibig sabihin ay nakaapa ka sa walong bayan ng Albay kapag nasa tuktok ka ng Mayon, which I strongly not recommend. Since parte ito ng Luzon Island, ang probinsya ay pwedeng matunton sa pamamagitan ng Pan-Philippine Highway o Daang Maharlika. Papasok ito sa bayan ng Pulanggi at sumasanga sa iba pang major highways ng probinsya. Dati may mga biyahe ng tren pa Legazpi at Ligao sa pamamagitan ng Mayon Limited ng Philippine National Railway o PNR, pero natigil ito noong 2012. Pwede rin naman makapunta ng probinsya by air sa pamamagitan ng Legazpi Airport. At ang Bicol International Airport sa may bayan naman ng Daraga ay inaasahang magbubukas din ngayong taon. Meron din sila ditong mga major seaports tulad ng Tabaco International Seaport at Port of Legazpi City. Ang pangalang Albay ay galing sa salitang Albaybay o sa may baybay. Unang nakarating sa probinsya ang mga Kastila taong 1569 sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Nakadaong sa may Sorsogon ang ilan sa mga miyembro nila hanggang sa marating ng mga to ang paanan ng Mayon na parte ngayon ng bayan ng Kamalig. Akala ng mga Kastila noon ay natuntun na nila ang El Dorado o ang The City of Gold dahil hitik ang probinsya sa ginto. Taong 1840 naman nang naranasan ng Albay ang pinakamalalang pagsabog ng Mayon Volcano. Sobrang tindi ng eruption ay nasira ang buong bayan ng Kagsawa, parte ngayon ng Daraga. More on this later. Ang tawag sa mga taga-Albay ay Albayanos. Pumapangalawa sila sa Camarines Sur bilang most populous province sa buong Bicol Region. Pagdating naman sa lengguwahe, syempre, Bicolano ang main dialect. Pero nahati pa ito sa iba't ibang sub-dialects tulad ng Central Bicol, East and West Miraya at Mangilan-Ngilang Rinconada sa may parteng norte. Maging ang bayan ng Libon ay may sarili ding Libon Bicol. Ilan sa mga kilalang Albayanos ay si Larry Alcala, National Artist for Visual Arts na kilala sa kanyang comic strip na Kalabog in Bosyo, komedyanteng si Bentong, ang aktres na si Elizabeth Oropesa ay taga Ginobatan, pati na rin ang kasalukuyang senador na si Francis Tolentino, at si Potenciano Gregorio, ang nagsulat ng Bicolano folk song na Sarumbanggi o Isang Gabi. Siya ay taga Libog, ngayon ay Santo Domingo. Bawat bayan ng Albay ay may pinagmamalaking kapistahan. Pero ang major festival ng buong Albay ay ang Magayon na ginaganap tuwing buong buwan ng Mayo. Ito ay pagpupugay sa isang kwentong bayan tungkol sa isang napakagandang babae na si Daragang Magayon na kung saan nagmula ang Bulkang Mayon. Agrikultura ang pangunahing income ng karamihan sa mga Albayanos. Kadalasang tanim dito ay bigas, asukal at nyog.
Sikat din ang halaman ng abaka at mahalagang industriya din ang binibigay nito sa probinsya. Isa na dito ang pagpoproduce ng abaka fiber na ginagawang Manila hemp. Siyempre, di rin mawawala ang turismo dahil sa angking ganda at sexy ng Mayon Volcano na talaga namang nakakaakit ng mga turista. Sa local delicacies naman, di pwedeng mawala sa usapan kapag pagkaing Bicol ang gata at sili. Nandyan ang pinangat na version nila ng laing. Ito ay may gata, giniling na baboy, minsan may hipon din at sili, tapos binalot sa dahon ng gabi. Sikat din dito ang ginulay o ginataang santol. Ang ginubatan naman ay kilala sa kanilang longganisa, maski ang kapistahan nila ay para sa pagkaing ito. Meron din sikat na restaurant sa Legazpi na naghahain ng pizza na ginaya sa hugis ng Mayon. At ito ay pinapalamanan ng Bicol Express Pasta. Sa desserts naman ay may kilalang halo-halo sa probinsya dahil sa toppings nitong keso. At sa Albay din daw nagmula ang sili flavored ice cream. Di rin pwede mawala ang pili nuts na kinalasang ginagawang candy o tart. Madako na tayo sa mga tourist attractions ng Albay. Naging madali sa akin ang pagre-research nito kasi meron sila ditong tinatawag na The Colors of Albay Tour Circuit, kung saan organized into 4 groups ang mga natural at man-made wonders ng probinsya, depende sa hilig mo. Isa dito ay ang Brown Lane, kung gusto mo matutunan ang kultura ng probinsya sa pamamagitan ng kanilang mga indigenous products at mga pagkain. Kabilang sa tour na to ang abaka, buri at kagumoy weaving at mga delicacies ng probinsya na nabanggit ko kanina. Sunod naman ang Blue Lane. Ito naman ay nagfo-focus sa mga anyong tubig ng Albay. Kasama dito ang 27 dive sites ng Albay Gulf at mga beaches. Ang Gold Lane naman ay para sa mga historical at heritage sites ng probinsya tulad ng Peñaranda Monument sa Legazpi at 11 colonial houses ng Kamalig. Kasama rin dito ang iba't ibang mga simbahan tulad ng Nuestra Señora de la Porteria Church ng Daraga at sa circuit ding ito kabilang ang Cagsawa Ruins na ang main attraction ay ang simbahan na itinayo noong 1587. Ngayon ay ang church tower na lang ng simbahan ang natira dahil nga sa pinsalang dinulot ng pagsabog ng Mayon. Ito daw ang tinuturing na Leaning Tower of Pisa ng Pilipinas. At ang last lane ay ang Green Lane para naman sa mga nature lovers. Kasama sa tour na to ang Embarcadero Waterfront ng Legazpi at ang Lignon Hill sa parehong bayan. Dito mo din makikita ang Mala Chocolate Hills na Kitinday Green Hills ng Kamalig. Pati na rin ang Vera Falls. At ito din ang tour na magdadala sa'yo sa paanan ng Mayon Volcano. Ang bulkan ay tinuturing na isang perfect cone volcano dahil sa symmetrical nitong hugis. Considered ito bilang isang national park at sa ngayon ay nasa shortlist ng UNESCO World Heritage Sites. Makikita din ito sa likod ng ating 100 peso bill. Pero sa kabila ng angking ganda ng bulkan, eh grabe naman ito magalit. Parang yung toyo ang girlfriend mo lang. Dahil mahigit sa 10 pagsabog na ang naitala dito mula noong 1814. Everybody wants a slice of Mayon. Dahil open ang 360 view ng bulkan, bawat bayan ng Albay ay may unique na perspective dito. Pero may iba pa rin namang hidden gems ang probinsya sa mga panahong di maganda ang mood ng Mayon. Now you know Albay. Susunod, Antique.